Hi mga ka-friendster! Ako nga pala yung lingkod, Bill. At ako naman si Camille. Ayan, at syempre kasama ko magandang Camille, no? Talaga nga pagkasama ko yan, talaga feeling ko magandang-maganda yung content natin. Siyempre siya mag-i-end. Ayan. So mga ka-friendster, ito kakaiba itong content natin ngayong araw. Dami kasi nag-request doon sa comment section natin, no? Oo nga eh. May nag-comment doon na gusto na nilang makinig sa atin tungkol sa WWE. Ira, ayan, no? Kasi ginawa namin before ito, nag-content kami ng mga connection ko, then biglang may nag-request doon. Gusto nilang maunawaan yung mga iba't ibang era ng WWE. Ayan. Siyempre, tanong ko lang kami, sino bang paborito mong wrestler? Ito, yung naabutan ko si Rey Mysterio. Grabe ha, malalaman natin kung gano'ng kakatita. Dahil si Rey Mysterio na medyo bata-bata na era yan, yung naabutan mo na yan. So alamin natin kung gano'ng kayo katito at tita sa mga era ng wrestling. Siyempre, isang beses, kahit naman isang beses sa buhay natin, kahit naman sino, ay naging wrestling fans na rin, di ba? Yes. May kilala ka bang hindi fan? Marami. Ayan. So kahit pa paano eh, meron yan, di ba? Mga ganon. So, syempre, simulan natin ang usapan ito sa pinakaunang era. Ayan, yun ang tinatawag na Golden Era. Nangyari itong Golden Era, Camille, 1982 hanggang 1993. So, itong panahon na to, Camille, kung saan na kaka-take over lang ng chairman ng WWF na si Vince McMahon. Sa WWE kasi dati, ang pangalan niya ay WWF World Wrestling Federation. Ayan, yun yung sikat na sikat, di ba? Ayan, oo. Sa mga panahong ito, naging na mukha ng wrestling ay walang iba kundi si Hulk Hogan. Kilala mo ba yun? Ayan, oo. Nagpupunit ng damit, gano'n. Gumagawa ng pamilya. Siya may tali? Oo, yan. Yellow and red. Ayan, oo. Siya yung mukha ni Hulk Hogan. Walang makapantay sa kasikatan ni Hulk Hogan sa mga panahong ito, mga ka-friendsters. So, ang tawag sa era niya? Golden Era. Golden Era. Ayan yung sinasabi nila sa meme, di ba? Ultimate Warrior, Hulk Hogan. Pag naabutan mo daw yan, your childhood is awesome. Ah, okay. Oo, ayan yung anak namin, si Spider-Man. And then? Ayan. So, sa Golden Era din, mga ka-friendster, no? Sa Golden Era din, naganap ang kauna-unahang WrestleMania. Ayan. Sa mga di nakakaalam, yung WrestleMania, siya yung taon-taon na inaabangan. Kumbaga, ito yung parang all-stars. Ayan, oo. Buwan-buwan naman meron sila mga ganun, mga pay-per-view. Pero itong WrestleMania, lahat sila. Ayan, oo. Inaabangan talaga. Kumbaga, NBA. Oo, parang finals. NBA finals. Ganun. Para siyang Super Bowl. Ganun. Ayan, oo. So ito, sa era din ito, nakilala rin ang iba't iba pang mga wrestlers kagaya ni Macho Man, Randy Savage, yun na siguro kilala yun. Ayan, si Ultimate Warrior, yung naka... Ayun, nanginginig-ninig, ginagano-ganin yung ropes. Ayan, si Ultimate Warrior, sila Ric Flair, Nature Boy, si Tito Santana, Jake the Snake. Si Jake the Snake, kahit hindi nyo siya kilala, siya yung sinasabi ng mga tito, lola natin na yung wrestler na may dalang ahas. So, Jake the Snake yun. Yung pagka naglalaban sila, ilalabas yung ahas, sila yung maglalabasan yun. Magpupulasan yung mga wrestler. Ayan, sila Rowdy Piper, dyan din na. At yung nagsisimula pa lang noon na si Undertaker. Kumbaga nung time na noon. Oo! Naglaban na rin sila ni Hulk Hogan, pero pagito pa lang si Undertaker ng time na yun. Oo. Pero ganun na siya, gumawa nila. Ayan. Ayan, natapos itong Golden Era na to, Camille, nakakalungkot. Natapos to ng paunti-unting naglipatan yung mga top calibrated wrestlers ng WWF doon sa competitor nila na WCW. Yun nga lang din alam kung bakit na paano na pirata ito ng WCW. Masakla pa nun, yung face ng WWF na si Hulk Hogan, yung siya ang unang lumipat sa WCW. So kung naabutan nyo to, itong Golden Era, mga ka-friendster, kayo ay certified Ultra Electromagnetic Tito o Tita. Ganun kasi hindi. Kasi matagal yun. Oo, tama. So ayun, dumako naman tayo sa pangalawang era, Camille. Pangalawa ito. Nag-ano na tayo ha? Nag-move forward na. Ito yung pinatawag na The New Generation Era. Nangyari ito noong 1993 hanggang 1997. So, generation. Medyo na, ano na tayo nun? Medyo ngulat na tayo niyan ng mga time na yan. Marabata. Tama, oo. So, Camille, dahil nga nawala yung mga top stars ng WWF dahil sa nangyaring lipatan sa kalaban nitong WCW, no choice ang chairman na si Vince McMahon kundi bigyan ng break yung mga wrestlers na natitira para pagpatuloy yung laban, syempre, di ba? Alam nga naman,
hayaan na lang na malugi sila. Eh, kilala na rin naman yung name ng WWF. So dito umusbong yung mga pangalan nila, Bret the Hitman Hart. Kilala mo ba yun? Ayan, basta siya sa pogi yun ang time niya. Lagi naka-pink glasses na tinted. At si Shawn Michaels, si Heartbreak Kid. Yun, kilala mo, di ba? Heartbreak Kid siya posible. Oo, yun, si Heartbreak Kid Shawn Michaels. So sila, sila yung mga talagang bumubuhay nung panahon na to. At laging, at siyempre kasama pa din dito yung laging panakot ng mga nanay no, mga, sa mga batang 90s, si Undertaker. Oh, right? Si Undertaker talaga, kilala. Kasama na siya nung mga time na to, kumbaga, haligi na siya. Patuloy pa rin naman sila nakapagbigay ng magagandang laban para sa WWF, si Bret Hart at si Shawn Michaels, kasama na rin si Undertaker. So kahit sabihin natin na nawalan sila ng mga calibrated wrestlers, eh, patuloy pa din naman na magaganda yung nabibigay nila sa mga audience natin. Ganun pa man, eh, kahit umani na maraming papuri ang WWF, eh, hindi pa rin maiwasan na mabahiran ang pangalan ng kumpanya dahil sa mga kontrobersiya na kinasasangkutan nito, kagaya ng paggamit daw ng steroids, yung mga ganun, di ba? Pero parang lahat naman yata sila gumagamit nun. Maaari, oo. Pero sa alam ko kasi ngayon, parang pinagbabawal na talaga. So kapag may steroids ka, sususpend nila lang kasi mawala yung steroids sa sistema mo. Oo, ganun. So ayan, may mga ganung issue noon. At isa sa mga hindi malilimutan talaga nung panahon na to, itong new generation era, ay ang Montreal Screwjob. Ano yun? Ayan, kasi nung time na to, di ba nga, nangyari yung lipatan ng mga top calibrated superstar ng WWF sa WCW na kalaban nila. Parang ano to eh, ABS-CBN tsaka GMA, parang ganon, yan. So dahil nga naglipatan na, nagulat ang lahat na si Bret Hart na yung champion ng time na yun, eh meron na palang kontrata sa WCW. At champion siya, tapos meron silang laban ni Shawn Michaels for the last time. Pero hindi pumayag si Bret Hart na matalo siya kay Shawn Michaels. Ang gusto niya mangyari, maging disqualification na lang para for the record, kahit kalkalin sa history, Rapping never time. Siyang natalo sa WWE. So parang may usapan. Mm-hmm, ganon. So nag-usap si Vince McMahon, si Shawn Michaels, saka si Bret Hart. Bago pa ito yung laban. Mm-hmm, bago pa mangyari yung laban. Pero nakapirma yung kontrata na sa nalilipat talaga ng WCW si Bret Hart. Alam ng WCF? Alam na nga WCW, alam na nga WWF na WWF nalilipat si Bret Hart sa WCW. Na may nakapirma na. Mm-hmm, ayan, alam. So aware. So nag-usap yung tatlo, Vince McMahon, Shawn Michaels, Bret Hart. Hindi siya matatalo. Hindi siya matatalo. Dahil naman naging top star nila si Bret Hart, para sinabi, kwapo nag-agree si Vince na sinabi, sige, dahil maano ka naman dito, top star naman kita, marami ka naman itulong sa kumpanya. So, sige, pagbibigyan natin yung disqualification na lang yung mangyayari doon sa championship match. Ang nangyari, mga ka-friendster, eh habang naglalaban sila ni Bret Hart at ni Shawn Michaels sa Survivor Series, eh bigla na lamang nag-sharpshooter si Shawn Michaels. So, sharpshooter eh signature move ni Bret Hart. So, parang ginamit sa kanya yung sarili niyang move na wala rin sa script. Wala rin, kumbaga, out of context, ginamit bigla. At habang kasi scripted sila. Oo, tama. Kumbaga, hindi wala sa usapan niya na mag-sharpshooter si Shawn Michaels. Tapos, kahit hindi pa nagtatap out si Bret Hart, nagbilang ang referee na si Earl Hebner ng 1, 2, 3, tuloy-tuloy. So, nakuha ni Shawn Michaels yung championship. So, siya yung champion, natalo. Oo, natalo si Bret Hart. Kumbaga, wala sa usapan. Galit na galit si Bret Hart. Tapos nito, lahat ng mahawakan niya, pinagbabato niya. Tapos kahit nasa, naka-live pa rin, no? Survivor Series nun, sinusulat niya sa air, sa camera, WCW. Tapos nakita niya si Vince McMahon, dinuraan niya sa mukha. Ganun ka naging realistic talaga yung nangyari ng Montreal Screwjob. Kaya isa to sa mga hindi malilimutang era. Kung naabutan mo ito, kung naabutan mo tong era na to, ikaw ay certified ultra tito. Ayan, para sa new generation era. So ayun na nga Camille, no? Dumako naman tayo ngayon sa ating pangatlong era. Ito medyo, alam ko, medyo mulat ka na dito kahit hindi ka nanonood ng TV. Kasi siguro naririnig mo na ito sa mga kaklase nila. Itong Attitude Era na nangyari noong 1997 hanggang 2002. Ayan. So ito namang era na to, mga ka-friendster, aminadong lahat ng wrestling fans na ito ang pinakasikat na era sa lahat. Dahil nga sa nangyari sa Montreal Screwjob at tuluyang paglipat ni Bret Hart sa WCW, tuluyan na naging kontrabida si chairman ng WWF na si Vince McMahon sa mata ng mga audience, sa lahat ng nanonood, parang you suck, sa ating ganun. Galit na sa kanya yung mga tao. At doon sumakto yung pangangailangan ng mga fans na banas kay Vince McMahon sa pag-usbong
ng character ni Stone Cold Steve Austin. Ayan. Kasi walang ibang walang ibang ginawa Stone Cold nung Attitude Era kundi wipihin, talagang pasakitan si Vince McMahon at tuwang-tuwa yung mga audience. Mag-wrestle din ba si Vince McMahon? Oo, kasi nung time na yun, kailangan niyang mag-participate dahil lumalaban siya. Talagang kailangan niya mag-participate ng mga time na yun. Kaya minsan, kasali din sa mga laban. Ayan, oo. Kasali siya, ito, magiging wrestler din ito eh. Ayan. Ayan. Tapos, dahil nga wala siyang ibang ginawa kundi pasakitan si Vince McMahon, eh, talagang tuwang-tuwa yung mga tao sa mga storyline, may excited sila. Oo, syempre isipin mo, boss ng kumpanya, tapos talagang pag-tripan mo kung ano gagawin mo, sasagasaan mo, stunner mo, di ba? Oo, syempre nung era rin ito, dito rin sumikat, no? Yung ang sikat na ngayong Hollywood actor na si Dwayne The Rock Johnson. Ayun! If you smell, wow! What the Rock? Is cooking. Ayan, si The Rock. Si The Rock. Nasa loob. Hindi ko lang dyan. Oo, si The Rock. Tapos sila Triple H. Then din, sumikat. Si Shawn Michaels. Kasi nagbuo sila dito ng ano eh. Ng grupo na D-Generation X. Ayan, syempre. May mga kaklasikan noong mga time na yun. Diba ngayon? Puso, diba? Dub. Nung panahon na yun, nung Attitude Era, dahil yun sa DX. Ayan. Sumikat din dito sila Mankind. Si Mankind, si ano, Mick Foley, yung nagpapakain ng ano, ng gloves. Medyas. Yung may medyas sa kamay, yan, si Mankind. Dinosaur daw. Oo. Tapos, maliban ka lang Mankind, dumating din dito yung kapatid ni Undertaker, si Kane. Ayan, si Kane. Oo, yan. Ganda sa sumikat. Talaga nga, doon rin nabuo yung Brothers of Destruction. Di ba? Ang lakas ng dating talaga. Nakatakot kasi yung mata nun eh. Oo, si Kane. Oo, yan. Pero nung time ng Attitude Era, nakamask pa siya, tawag po sa kanya, Big Red Machine. Ayan. Okay. Tapos dito rin nauso yung mga mabibigat na matches kagaya ng Hell in a Cell. Yung Hell in a Cell kami, ganito. Nakakulong. Di ba cage, ganyan. Yung Hell in a Cell, isang buo, may takip. Ayun. Pinaka-ganon. Ayan, Hell in a Cell. Tapos, Hell in a Cell. Dito rin na nagsimula yung Buried Alive. Pauso ni Undertaker yun. Yung tipong magkalaban kayo na sililibing ka ng buhay. Saan kayo lilibing? Sa lupa. May libingan? Oo, may libingan talaga. Mga casket match, nilalagay ka sa kabaong. Kung nilalagay sa kabaong, talo ka na. Ayan, mga ganong exciting match. At yung TLC, o Tables and Ladders and Chairs. Kumbaga, yung hapasin ng table? Hapasin ng chair, itutumba ka sa table, tapos aakit kayo sa ladder. Ayan, nagpauso niyan, Hardy Boys, mga tag team, si Dudley Boys at Edge and Christian. Ayan, oo. So ito, nung time na to, dito rin nauso yung, dito rin na sumiklab pala, yung WWF at yun, going back, sabi ko nga, dito rin nauso yung Monday Night Wars na tinatawag kasi talaga nga pukpukan nila banan kada Monday sa WWF, yung Monday Night Raw, at yung sa WCW naman, ay Monday Nitro, Nitro yun eh, Nitro, N-I-T-R-O, ayan. Yung sa WWF, Monday Night Raw, ayan, Raw is War, ayan. So kung naabutan nyo ito, eh kayo ay certified super Tito, ayan, Attitude Era. Super tita ako. And that's the bottom line, Stone Cold said so, ayan. So ito, konektado naman to sa Attitude Era, sa Super Tito kapatid kung ito yung inabot mo. Dito na nagkaroon ng transition eh. Kasi maraming iba, hindi na to napanood. Parang nangyari ito yung kwento natin ito, ito yung naging skip. Nagulat sila, parang iba na yung wrestling, hindi ko naman alayan yan. Ito yung tinatawag na Invasion. WWE versus WCW, yung kalaban nila. Nangyari ito 2001. So ito mga ka-friendster, share ko lang sa inyo itong invasion na to. March 23, 2001, nabigla mga wrestling fans sa balitang nabili na ni Vince McMahon ang karibal ng WWF na WCW. So na-imagine na lang. Oo, di ba? So sino pang kalaban niya? Wala sa na. Oo, ganun. Tapos, nung nabili niya ang kumpanya, eh nag-simulcast ito sa Bayomere for the first time. Ang WWF Raw is War at WCW Monday Night Raw. So nag-simulcast sila. Laking gulat ni Vince McMahon nang lumutang ang kanyang anak na si Shane McMahon. Here comes the Shane money. Oh, si Shane McMahon sa screen ng WCW. At sinabi niya,
na hindi daw totoo nga si Vince McMahon yung may-ari, kundi si Shane. Si Shane, hindi totoo nabili niya. Oo, hindi. Parang nangyayari, parang peke yung napirmahan. Oo, so ang totoong legit na may-ari, eh si Shane McMahon. So, going back, sabi ko nga, nagulat ang lahat no nabili ni Vince McMahon yung WCW nang nabili ni Vince McMahon. At akala nagulat siya, nakita niya si Shane McMahon. Si Shane McMahon pala yung may-ari, doon nag-simulcast sila. Pagkatapos noon, nung nalaman niya nga si Shane na nga yung may-ari, ito dapat yung inaasahan ng mga wrestling fans na exciting sana, pinaka-exciting sana to na storyline sa kasaysayan ng wrestling. Kaso unfortunately, hindi nakasama yung mga malalaking pangalan ng WCW. Wala si Goldberg, wala si Sting, ang nandun lang si Booker T. Kumbaga, yung ina-expect ng mga tao na yung mga calibrated maglalaban din sa mga WWF, hindi nangyari. Oo, hindi nangyari noong mga time na yon. Pagkatapos noon, nung kasagsagan ng pag-i-invade o pananakop ng WCW, lagi nagkakarayot kapag kumi-air yung Raw is War o SmackDown, nagdadating lang yung mga WCW superstars, bigla namang sumulpot itong ECW. Ayan. ECW? Oo, kumbaga, wrestling din. Wrestling din ito, pero underground. Kumbaga, ito yung mga extreme talaga, yung mga naglalap, nag-wrestling sila, kahit may apoy yung ring, yung mga naghahampasan ng barbed wire, yung ECW. So, nung lumutang itong ECW na to, habang nga naglalaban yung WCW at WWF, akala ng mga tao, magsasanig pwersa yung WWF at WCW. Para taluin yung ECW. Nagulat sila na yung ECW at WCW nagkampi. Diba? So, anong nangyari? Naiwan na naman ang ating WWF. So, para naging kawawa na naman sila. At ang nakagulat pa nito, ang may-ari pala o nakabili ng ECW ay ang nakababatang kapatid ni Shane na si Stephanie McMahon. Ayan, yung asawa ni Triple H. So, may may-ari. Oo, ayan. Pero syempre, during that time, galit sila kay Vince. So, gusto nila mangyari sila yung mag-dominate. At yung samahan ng WCW at ECW, tinawag na The Alliance. Ayan, oo. So, naging exciting pa rin naman, pero hindi lang sa kagaya ng ina-expect ng mga wrestling fans talaga nandun si Sting, Undertaker, hindi nila nakuha yung gusto nilang makuha ng mga laban. Nagpatuloy ang invasion, mga ka-friendster, ng mga ilang buwan hanggang sa dumating na rin sa WWF ang NWO. So kami, itong NWO, baka malito ka, nasa WCW din ito, kumbaga parang grupo lang siya doon. Kumbaga, sa loob ng WCW. Kumbaga sa WWF, mayroong DX. Ito naman sa WCW, NWO. Itong NWO, ito na yung exciting part kahit papaano. Kasi sa NWO, nandun si Hulk Hogan, si Razor Ramon, at saka si Kevin Nash. So yung tatlong yun, mga color black and white sila niyan. Yung mga NWO. At nakuha rin ng mga fans yung mga dream match kahit papaano dumating itong NWO sa Invasion era. Nakuha natin yung The Rock versus Hulk Hogan. Isipin mo yan, di ba? The Rock. Oo, doon na sila nagkalaban. Tapos Stone Cold Steve Austin versus Razor Ramon. At Triple H versus Kevin Nash. During nung mga time na yan, nagpalit na rin ng pangalan ng WWF. Naging WWE. Ayan na, doon na nagsimula yung World Wrestling Entertainment. At wala na yung World Wrestling Federation. So, yun. So, ganun pa din yun. Ano ka pa din ito? Super Tito ka pa din kasi konektado siya sa Attitude Era. Ayan. At dumako na tayo sa pang-apat itong Ruthless Aggression Era. Sinasabi niya kanina, Rey Mysterio. Ito yun. Ruthless Aggression Era. Nangyari ito 2002 hanggang 2008. Nagsimula ang Ruthless Aggression Era sa draft pick nila Vince McMahon at Ric Flair. Lahat na mapipili ni Vince McMahon ay mapupunta sa SmackDown. At lahat naman na mapipili ni Ric Flair ay mapupunta sa Monday Night Raw. Ayan. Naging matagumpay ang era na ito dahil talagang halos lahat ay nabigyan ng pagkakataon na umangat, umusbong, kagaya nila John Cena. Ayan, binagsimula sila John Cena. Si Brock Lesnar, Batista, Randy Orton, Rey Mysterio. Ayan, talaga. Oo, ayan, era ni Camille ito. At syempre, sila Kurt Angle, talaga naman kahit sabi na sa Attitude Era para sumikat, pero talagang nagamit at talagang babad na babad yung kanyang mga breaks noong mga panahon na ito. Kasi isipin mo ha,
baka marami silang wrestlers ng Invasion, di ba? May mga galing iba't ibang brand, may mga newbie, tapos pinaghiwalay sila, so it means walang sapawan na mangyayari dahil may kanya-kanya silang channel na isa lang sila. Oo. Hi! Ayan siya. Oo. So itong era na to, kung naabutan mo ito, ikaw ay certified tito o tita. So tita ka. Tita lang. Hindi pa super tita. Ito na nga kami, no? Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Pag-usapan naman natin ngayon yung panglima. Ito yung the PG era. Ayan, PG? PG, oo. Yeah. Parental guidance na to. Kumbaga, ano, 2008 to 2011 nangyari itong the PG era. Sa mga panahong ito, mga ka-friendster, Camille, no? Sabi nila ito daw ang pinaka-boring na era sa lahat. Boring? Oo. Bakit? Kasi ba naman ay nag-shift ang WWE sa fan-friendly content? At nawala na yung mga dating angas na storyline. Wala ka na nakikita na nagsusunugan at kung ano-ano pa. Kumbaga lahat is safe. Pang family. Kaya ganun. PG. Oo, PG era. Ang nangyari. Tapos, yung mga panahon nito, dahil nawala nga yung angas, nawala na rin na saysay yung brand split. Kasi nung time na to, ay naghahalo na yung SmackDown at Raw. Wala so, na, wala na yung wala sarili na, oo, wala na. Wala na. So, pwede na pumunta yung mga taga-SmackDown sa Raw, yung mga taga-Raw, taga-SmackDown, tapos yung Brock Lesnar to. Balik ka na. Bye! Bye! Commercials! Ayan. So ito, noong mga panahon nito, nga, the PG era na ito, eh dito sumikat yung ano, yung catchphrase ni John Cena na never give up. Ay, nauso mga t-shirts oo, niya. Oo, yan, oo. Never give up. Tsaka yung nag-iba na siya ng ano nito, ng damit. Lagi ng iba-ibang kulay. Parang gano'n ba? Orange siya ngayon, gano'n. Mm-hmm. Parang sabi nga ni Dark sa kanya, dinok time siya. Para daw siyang Fruity Pebbles, yung cereal. Cereals! Oo, gano'n daw. Kasi iba-iba din yung kulay ng damit. At naiinis yung mga tao nito kasi ginawa nilang Superman. Si John Cena, on a weekly basis, palagi siyang panalo. Yung tipong, oo, yung tipong nga nung time na to kami, naiinis sila kasi, halimbawa, mayroong wrestler na may potensyal. Tapos, pag nilaban siya kay John Cena, malalakos ngayon. Tatalo kasi. Oo, parang ganun yung nangyayari. So, naiinis yung mga tao. Kaya sabihin natin na ginagawa sa superhero, eh mas marami pa rin naiinis sa kanya nung time na ito. Kasi binabash. Oo, binabash siya. So, sa era din ito, nagretiro sila Batista, Edge, ganun pa man, taon-taon pa rin nagbibigay ng mga matitinding WrestleMania matches si Undertaker, gaya ng laban nila ni Shawn Michaels sa Triple H. Kung ito naman ang inabot nyo, ang PG era ay certified baguettes. Baguettes! Ayan, oh. Ayan ko ayos. So ito, pang-anim, malapit na tayo sa pinakahuli. Okay. Ayan, the reality era. The reality era, what's ayan. That? Nangyari naman ito 2011 to 2016. Ah, recently lang. Ito lang, medyo malapit-lapit na to. Mm. Isa sa mga sumikat sa era na ito ay si CM Punk. CM Punk? Oo, ayan. Si CM Punk kung saan nagbigay siya ng mga tahasang salita sa kanyang pipe bomb statement sa Monday Night Raw. Dahil kay Punk, marami pang mga low-key performers. Kaya tawag niya parang yung mga hindi malaking katawan, hindi masyadong... Yung parang ano lang talaga, parang mga ganito. Ayan. TJ Perkins, para mga ganyan. Noong mga time na yan, yung mga ganitong kalibre, eh nabigyan sila ng break nung reality era. Ayan. Isa na dyan si Daniel Bryan. Isa sa mga underdog superstar na pinamunuan ng Yes Movement. Yes. Ayan. At naging WWE champion siya sa WrestleMania. Tinalo niya si Batista. Isipin mo si yan, di ba? Si Batista? Oo. Natalo pala. Oo. So, ganoon yung nangyari. Parang dating dito, skills ang mahalaga. Hindi dahil malaki ka, hindi dahil sikat ka. Kumbaga, skill-wise ang nang ibabaw. So, hindi scripted? Scripted pa rin. Pero kumbaga, makikita mo yung talent talaga ng wrestler. Na hindi niya dinaan sa, dahil kilala siya, siya yung mananalo. So, yun. Doon sumikat din si Daniel Bryan. At syempre, noong mga panahon din ito, dumating yung The Shield. The Shield? Yan, oh, Roman Reigns, si Seth Rollins at Dean Ambrose. At talaga namang nagpaastig sa mga episodes ng Raw at SmackDown. Ayan. Crush mo si Roman Reigns, di ba? Pogi eh. Ayan, oh. Lalito nga siya dati kasi akala niya, si Roman Reigns daw, si Aquaman. Si Aquaman. Kamukha kasi. Ayan, si Jason Momoa pala yun. So, ayun, no? At syempre, ng mga panahon na ito, isa sa mga hindi malilimutang highlights ng reality era ay yung pagputol o pagbaling ni Brock Lesnar sa undefeated streak ni Undertaker sa WrestleMania. Dito rin nagsimula ang NXT. NXT? Mga, oo, yan. Para sa mga fresh talents
ng mga... May sarili na rin yun, oo, diba? May sarili silang palabas, time slot mismo. Kung maga NXT, NXT lang talaga siya. Para siyang Raw and SmackDown, yung sarili rin. Oo, tama, tama. Yellow and black to. Oh, yellow and black. Dito sumikat sila Kevin Owens, Finn Balor, Sami Zayn, Samoa Joe. At kung naabot mo ito, ibig sabihin nun, ikaw ay medyo totoy pa. Ayan, no? Siyempre, bagets sa bagets eh. Reality era yung inaabot. Pero to, no? Kaya sa mga highlights ito kami, yung natali ni Brock Lesnar si Undertaker. Oo, kasi parang hindi matatalo sa Undertaker. Oo, nasak yung lahat talaga. Yung parang may mga umiiyak talaga sa mga audience. Talaga isa sa mga remarkable yan ng reality era. So, dumako na tayo sa last part. Ayan, bago tayo magtapos at tuloy na tayong kulitin itong wrestler namin. Hi ka muna ulit. Hi ka. Sige na, balik ka na dun. Ayan, so... Mga ka-friends, sir, going back, ito na po yung last era natin na tinatawag na The New Era. The New Era. Ayan, okay. Oo. Ito naman ay 2016 hanggang ngayon. Ah, okay. Ayan. Mga baby pa to. Mga baby pa siguro to. Ayan. Itong era na to kung saan nahati uli ang Raw SmackDown through brand split. Siyempre. So, meron ulit sarili. Oo, ayan. Nangyari ito, siyempre, nung bumalik si Shane McMahon. Here comes the money. Here comes the money. Ayan, nag-happy sila ni Stephanie McMahon. Kay Stephanie Oro sa kanya yung SmackDown. Ayan. So, na-organize ulit yung WWE ng mga panahon na ito. At syempre, lahat napansin at nagbukas din ito ng malaking pintuan para sa mga roster ng NXT. Kumbaga yung mga NXT, naipasok na rin sila sa main roster ng Raw SmackDown. Mm-hmm. So, nabigyan na rin sila ng break at para sila na rin yung nag-dominate eventually kagaya nila Seth Rollins, sila Roman Reigns, sila yung mga top star, hindi natin napapansin eh. Yun, isa rin sa mga sobrang tunog na pangalan ngayon ay sila AJ Styles, ayan, Seth Rollins, Braun Strowman, di ba? Oo, Braun Strowman, ito, halimaw ba naman, liro mo, sagasaan ka nito. Ewan ko na lang, hindi ka makomatos. Sila Bray Wyatt, ayan. Bray Wyatt, nakatakot yung ano. Kasi parang pwede siya maging next Undertaker ng mga susunod na generation. Oo, pang-horror talaga. At nabigyan din ng pansin yung mga female talents. Kagaya nila Asuka, Nia Jax, at Becky Lynch. Becky Lynch! Ganda-ganda talaga ni Beck. I am the man. Ayan. Siya may stories. Si ano yun? Si Paige. Si Paige. Ayan, si Paige. Ano yun? Oo, may... Ayan na. Tapos, kung etong era na to, reality era na mga kilala mong wrestlers, sigurado ako na totoy ka. So, certified totoy itong mga to. Ayan, o. Parang ganito. Reality era. Ayan, o. At yun, mga ka-friendster, no? At ayun, mga ka-friendster, no? Talaga na mga pinagpawisan tayo sa pag-ano. Kumbaga, parang daig ko pa naging history professor nun, no? Talagang... Isa-isa mo yung mga era. Oo, at syempre magandang tulong yun sa mga wrestling fans natin dyan na malaman nila kung saan basta may inabot nila, di ba? Ayan, syempre ako pa yung lingkod. Kung may mga request kayo content, mag-comment na kayo sa aming comment section na syempre patuloy nyo pa rin supportahan ang aming channel. Subscribe lang kayo sa Willow G. Pero hindi mo sinabi anong era yung inabutan mo? Ako? Lahat yun, siyempre. Golden? Oo, golden kasi si Lola ko eh. Ayan, oo. So, kaya alam ko, kumbaga, bago pala ako sumalang dito, talagang... Inalala ko. So, ayan, mga ka-friends, nag-enjoy kayo, no? Alam ko mahaba yun. Alam ko may mga ganito na rin, pero mga English, no? Gumawa na tayo ng Tagalog para sa mga kababayan natin na gustong mas maunawaan. Yes, itong kung paano nag-run yung mga era. Ayan, kasi maraming nga naguluhan. Ayaw nila manood kasi nalito na sila eh. Hindi nila nag-gets. Hindi ako nalito eh. Ayan, oo. So, panoorin nyo lang itong video na to at i-share nyo po siya ng i-share papa-Facebook o YouTube. Ayan. So, subscribe lang kayo sa Willow G. Ayan. Thank you so much. Ako po si Will. At ako po si Camille. Thank you po sa pakikinig, panonood sa amin. Ayan. Thank you mga ka-friendster. Bye-bye! Bye! Gusto ko yung vlog nila. Hello! Bye! Boom!